Ayan. Magandang araw muli sa inyo mga bata. Ako si Teacher Deo ang magtuturo sa inyo sa araw na ito ng isang panibagong kwento na mula sa Biblia. Pero bago tayo magkwento, maaari ninyong ihanda ang ating mga materials na gagamitin para po sa ating activities mamaya. Kaya po ng lapis, at mga makukulay na papel. Meron po tayong pandikit at popsicle sticks. Handa nyo po ito mamaya at meron po tayong activity at alam kong masaya po itong activity na ating pong gagawin mamaya. Ayan. Handa na ba kayong makinig na isang kwento mga bata? At bago po tayo magkwento, manalangin muna tayo at tumiling tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, pumikit po ang ating mga mata. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan. Kamusta kayo mga bata? Kamusta po ang iyong buong isang linggo? At muli naman tayong mag-aaral at makikinig ng mga kwento sa Biblia na may magagandang aral. Pero bago po tayo magsimula, atin munang balikan ang aral na inyong napakinggan nung nakaraang Sunday. Alam kong ito po ay naaalala niyo pa. Ito ay patungkol sa paglalakbay ng bayang Israel. Hindi ba sa kwentong ito ay hindi sila pinabayaan ng Diyos sa kanilang paglalakbay? Ang galing ng Diyos, ano mga mabata? Gaya nila, tayo rin ay naglalakbay. Ang Diyos din ang kasama natin sa ating paglalakbay. At siya ang nagbibigay ng mga pangangailangan sa atin. Kaya nga mga bata, lagi nating tandaan na ang Diyos ay palaging nasa tabi natin saan man tayo naroroon. Ganun kabuti ang ating Diyos at ganun niya tayo inaalalayan at inaalagaan. At ngayon, isang kwento ang mula sa Biblia ang ating mapapakinggan at magpapatunay muli na ang Diyos ay nag-iingat sa atin at siya ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay si Josue at ang pagbagsak ng Jericho. Magandang kwento ito mga bata at napaka-interesting. Ito ay mababasa sa Josue 6, chapter 6, verse 15 to 27. Ito na. Kung excited na kayo. At nang makatawid, nasa ilog Jordan ang mga Israelita, tingnan niyo po, nakatawid na ang mga Israelita sa ilog Jordan, narating nila ang bayan ng Jericho. Sa malayong paglalakbay nila, narating nila ang Jericho. Ngunit ang bayang ito ay napapaligiran ng matataas at matitibay na pader. Paano kaya nila ito sasakupin? Nag-isip sila. Paano natin sasakupin ang bayang iyon na napapaligiran ng matataas at matitibay na pader? Ang Diyos ang nagbigay ng paraan para ang bayan ng Diyos ay makapasok sa Jericho. Sinabi ng Panginoon kay Josue, ibinigay ko sa inyo, sa inyong kamay ang bayan ng Jericho. Sabi ng Diyos, maging ang mga hari at ang mga mandirigma nito. Yan. Kinausap ng Diyos si Josue. Sabi niya, ibinigay ko sa inyo ang bayan ng Jericho. Maging ang kanilang mga hari, ang kanilang mga mandirigma, ito po ang bayan ng Jericho, ay ibibigay ko sa inyo. At ang Diyos ay nagbigay ng paraan kung paano nila matatalo o mapapasok ang bayan ng Jericho. Ang sabi ng Diyos, lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma. Ito po. Sabi ng Diyos, lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng lalaking mandirigma
ay liligid minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. At ang 7 saserdote, ang 7 saserdote ay magdadala ng 7 tambuli o trompeta. Sa araw na inyong papaligiran ng 7 ulit ang bayan, sabi ng Panginoon, sa 7 ulit, papaligiran ninyo ang bayan at hihipan ng mga saserdote ang tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa o ang tambuli, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ang buong bayan. Ito po. Pag narinig daw nila na matagal na pinatunog ng mga saserdote ang tambuli, sisigaw ang buong bayan. Sisigaw ang buong bayan at ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy nasasalakay sa kanila. At ito nga ang ginawa ng mga Israelita. Sa loob ng 6 na araw, sila po ay lumilibot sa bayan ng lungsod ng Jericho, at sa 7 ulit ng kanilang paglilibot, ginawa nila ito ng 7 beses lang lumigid o umikot sa bayan ng Jericho, at ng 7, sila po ay malakas na pinatunog ang trompeta at sabayan ng sigaw at naguho ang matibay at matatag na pader ng Jericho. Dahil dito, ang mga Israelita ay napasok ang bayan ng Jericho at ito po ay kanilang nasakop. O ganito ginawa, ganito ang pinag-utos ng Panginoon para magawa nilang sakupin at pasukin ang bayan ng Jericho. Diba? Ang galing mga bata, ano? Ang galing. Ang galing diba mga bata? Walang ibang kinakailangang gawin ang mga Israelita para gibain at sirain ang matitibay na pader ng Jericho, kundi sundin lamang ang paraan ng Panginoon. Talagang makapangyarihan ang Diyos. Siya nagbibigay ng pagtatagumpay sa atin. Dito nagtatapos ang ating kwento. At para po sa aral na mapupulot natin sa ating kwento, sumunod tayo sa paraan na itinuturo sa atin ng Diyos para tayo ay magtagumpay. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Siya lang ang nagbibigay ng pagtatagumpay sa atin, kaya marapat dapat na tayo lang po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Paano naman natin nalalaman ang kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya tayo po ay laging makinig ng mga kwento ng salita ng Panginoon. Sa gayon, ang ating buhay ay lagi pong magtagumpay. Yan po ano. At para po sa ating activity, narito po ang ating gagawin. Gagawa po tayo ng isang kwadro. Ayan po. Ayan. Ayan. Pipili kayo ng verse sa Bible na paborito nyo at ilalagay po natin dito sa kwadro. At gagawa tayo ng kwadro ng ating paboritong verse. Ayan. Ang sa akin, ang ginawa ko ito, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan. At ito po ay gagawin nyo mamaya, at sa next Sunday, ito po ay inyong dadalhin at titingnan natin. Ayan. Pagandahin po natin ang ating gawa at para po ito sa Panginoon. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating activity. At para po sa ating kwento, at sa kwento sa ating awit. Yan, tuturo po tayo. Magtuturo po ako ng isang awitin. Yan, kanta tayo bago tayo magtapos. Ito, We're Sailing Home. We're sailing home, we're sailing home.
captain is the Lord. We're sailing home, we're sailing home to the land of endless day. Ulit po, we're sailing home, we're sailing home. Do you want to come aboard? The captain is the Lord. We're sailing home, we're sailing home to the land of endless day. Kuha niyo ba? Ano, ulitin natin para sa pangalawang pagkakataon, ulitin pa natin, we're sailing home. We're sailing home, we're sailing home. Do you want to come abroad? The captain is the Lord. We're sailing home, we're sailing home. To the land of endless day, to the land of ang ating lesson for today. At next Sunday tayo po ay muling magsama-sama para sa isa na namang mga kwento mula sa Bible na magbibigay sa atin ng magandang aral mula sa Biblia. At goodbye, God bless everyone, bye.